Okay, magandang araw po sa ating lahat mga klasa. Nandito naman po tayo sa ating YouTube channel. At welcome na welcome po sa inyong lahat. Okay, ito naman po isang Yamaha XTZ mga klasa. Ang isyo ng motor na ito mga klasa is hindi siya umandar. Ang gagawin natin dito is ika-convert natin ito. Okay, itong motorsiklo nito is XTZ mga klasa. Okay, ang XTZ nito is mayroon siyang 8 wire sa kanyang CDI mga klasa. O capacitor discharge ignition. Okay, ang gagawin natin is i-convert natin ito sa okay, ito ay CDI ng Muse 40 Yamaha mga kagrasa. At mayroon siyang 5 wires. Okay, sa ngayon mga kagrasa is isa-isahin na natin itong connection ng Muse 40 sa CDI. Sa CDI itong 5 wires connection mga kagrasa. Kasi itong CDI nito is ito ang ating gagamitin sa pag-convert ng XTZ 125 Yamaha mga kagrasa. Bali, Yamaha din ating gamitin na CDI mga kagrasa sa pag-convert natin. Okay, Yamaha ating gagamitin ng pag-convert ng CDI mga kagrasa kasi Yamaha din ito. Kasi pag hindi Yamaha ang gagamitin natin ng CDI is malamang at sigurado na magkaroon ng malfunction ang ignition system natin mga kagrasa. Okay, ito isusahin muna natin. Pero sa ngayon mga kagrasa, ang topic natin ngayon is kung paano natin i-convert itong 5 wires na sa Yamaha na sa Muse 40 na CDI, i-convert natin ito sa XTZ. Pero sa part 2 na video ko is gagawa tayo ng actual wirings at gagawa tayo ng wiring diagram dito sa motor na ito. At isasali rin natin ang pag-actual demonstration ng mga wirings mga kagrasa. Kung ano ang kaniyang mga function bawat wire sa lalong-lalo na sa ignition system. Eh kasi ang hirap-hirap pag hindi natin alam mga koneksyon, dito mga kagrasa is mahirapan tayo sa pag-convert mga kagrasa o sa pag-troubleshoot. Kasi itong motor mga kagrasa is iba ang kaniyang mga kulay. Paglabas ng wire dito mga kagrasa is iba ang kaniyang kulay. Ang sakit connector na nagkarugtong, iba rin ang papasok at iba rin ang labas na kulay. Kaya kung hindi mo alam kung anong makulay, kung saan si patungo, ano ang kaniyang function, is mahirapan tayo. Kaya gawin ko na ng wiring diagram ito sa part 2 na video ko. Itong CDI na ito at saka si CDI na sa stock na CDI sa XTZ mga grasa. Okay? Dagdag kalaman lang, ito mga grasa is i-discuss na lang kasi conversion nito para malaman niyo kung ano ang kanyang mga kulay mga grasa. Okay, itong sa wire socket connector ng ating stator. Okay, so wire socket connector ng ating stator is mayroong 5 wire na lumabas dito mga kagrasa. Okay, itong red wire is ito ang galing sa ating pulser mga kagrasa. At ito namang isa, itong white wire is ito rin ang galing sa ating pulser naman mga kagrasa. Pagsama sila sa isang socket connector mga kagrasa. Then ito namang tatlo, itong sky blue mga kagrasa ito is ito ang galing sa ating neutral light indicator mga kagrasa. Ito ay huwag natin itong pakialaman kasi hindi ito kasali sa ignition system mga kagrasa. Itong wire nito is nakakunik ito sa ating neutral light indicator sa ating dashboard mga kagrasa. Kaya ito is huwag na natin itong pakialaman. Okay, at ito namang dalawang wire mga kagrasa, itong white wire is ito ang koneksyon na galing sa ating charging coil mga kagrasa. Sa bandang ilalim dito mga kagrasa. Okay, bakit parehas ang kanyang kulay na white mga kagrasa? Kasi full wave stator na ito mga kagrasa. Okay, itong dalawang wire is pupunta ito sa voltage circulator rectifier mga kagrasa. At nakakunik ito sa ilalim sa ating stator mga kagrasa. Okay, since mayroon pang cover itong motor nito mga kagrasa, is babaklasin muna natin para makita natin ang CDI dito mga kagrasa. Kasi nandito ang CDI sa bandang likuran mga kagrasa. Okay, buksan natin ito mga kagrasa. Okay, shout out muna tayo kay Dunji Obsibo, pubring technician ng Bugol, at kay Sir Joy Concept ng Sambag, Cebu City. Sa kay Leonel Turno at sa kay Julito Sangkap, maraming salamat po sa inyo, sir. Okay, sa sunod na video is gagawa tayo ng wiring diagram at actual demonstration dito. Sa susian, sa connection ng ating stator sa CDI at saka sa voltage circulator mga kagrasa. Saka sa engine stop, sasali ko yan. Kasi kasama yan sa ating ignition system kung magka-problema ang ating pag-andar ng makina mga kagrasa. Okay, dito ang CDI mga kagrasa. Ito ang kanyang stock na CDI. Okay, ito ang kanyang CDI mga kagrasa. O tingnan nyo mga kagrasa, ito ang CDI ng Muse 40 5 wires. At itong CDI na ito mga kagrasa is mayroon siyang 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 wires mga kagrasa. Okay, ang tandaan lang mga kagrasa is ito.
Ito ang lock, mga grasa, nasa ibabaw, yan. Yan, nasa ibabaw siya ang lock. Ayan, ang lock. Ayan, ang lock niya. Ayan. Ang lock na nasa ibabaw. Ito. Yan. Yan. Ang stock, 8 wires. Ganito namang 5 wires is nasa ibabaw ang lock green, mga grasa, ito. Yan. Yan, mga grasa. Ang kanyang lock sa ibabaw sa Mio Sport at ang lock naman sa ibabaw rin, mga grasa. Okay? Itong socket na ito, mga grasa, is original socket po ito ng Mio Sport. Original na kulay po ito ng Mio Sport. At din ito naman is kanyang connection. May 8 siyang connection, mga grasa. 2, 4, 6, 8. Ito, mga grasa, may 8 pa ring wire ang kanyang stock sa XTC. At ito sa Mio Sport may 5 lang siyang wires at may 6 na koneksyon. Itong isa, mga grasa, is wala siyang koneksyon. Yan. Okay, magsimula na tayo sa koneksyon o sa discussion ng wire, mga grasa, dito sa CDI. Sa next video ko is maggawa ako ng wiring diagram dito. Okay, sa stock na CDI muna tayo, mga grasa. I-demonstrate muna tayo kung ano ang kanyang kulay, kung saan siya patungo, mga grasa. Kasi mahirap ito pag hindi mo alam. Pag mag-convert kayo ni hindi mo alam, is mahirapan tayo. Okay, ito, mga grasa. Itong unahin natin dito sa bandang kanan. Itong red na may lining na white is ito ang galing sa ating engine stop, mga grasa. Dito. Dito. Galing ito dito. Engine stop. Ito ay ang 12 volt supply, mga grasa. Dito babasok ang galing engine stop na galing ang kanyang connection sa susian, mga grasa. Dito ang galing sa accessories wire. Dito papasok ang 12 volt supply, mga grasa. Ito ang supply, positive connection ito, mga grasa. At dito namang kulay yellow, mga grasa, ito ang patungo sa ating TPS dito sa may kabandang carburetor dito, mga grasa. Ito, dito. Ito, dito. Ito, galing yan dito sa carburetor. TPS o throttle position sensor, mga grasa. Yan ang kanyang kulay yellow. Then balik tayo dito. Tatlong wire ito, mga grasa, galing sa CDI. Okay. Ito namang now next. Okay, next naman. Ito namang black na may lining na blue is ito ang patungo din ito sa TPS sa ating yung pinapakita ko kanina sa connection ng carburetor, mga grasa, o sa throttle position sensor, mga grasa. Din ito naman pure na black is itong pang-apat, itong pure na black is ito ang kanyang ground connection, nakadikit ito sa chassis, mga grasa, at nakakoneksyon sa ground ng battery. Ito ang ground connection, mga grasa, black wire. Okay, next naman tayo, mga grasa. Baliktarin natin, mga grasa, itong socket na ito. Okay, next naman, dito naman tayo sa bandang ibabaw, itong apat na connection. Okay, dito naman tayo sa bandang ibabaw. Okay, ito namang orange wire, mga kagrasa, ang ating kasusunod. Ito ang connection patungo sa ating ignition coil, mga kagrasa. Patungo ito dito, mga kagrasa, dito. Yan. Ito. Yan, para makita. Tanggalin natin ito. Ay, di na lang. Wag na lang. Patungo ito dito, mga grasa. Itong orange wire. Itong orange wire na to is patungo ito dito sa ignition coil. Sa pinagmulan itong wire na high tension wire, mga grasa. Okay, naintindihan, mga grasa? Okay. Ito namang isa, itong blue, pure blue, is ito ang connection, mga grasa, patungo din ito sa TPS, yung pinakita ko kina dipat sa carburetor, mga grasa. Okay? Patungo ito sa TPS sa ating carburetor. At ito namang green na may lining na white, mga grasa, ito. Itong pangatlo sa apat na nasa ibabaw ng socket. Ito ang connection patungo sa ating pulse generator o pulsar, mga kagrasa. Ito ang ground ng pulsar. Kasi dalawang wire ang lumalabas sa ating pulsar ng Yamaha XTC, mga grasa. Ito ang ground ng pulsar.
Ini to naman ang white, mga klasa, white wire, pure white. Is ito ang positive connection ng ating pulsero pulse generator, mga klasa, galing sa ating stator. Dito, mga klasa, ito. Okay, ito ang kanyang connection, white, mga klasa, ito. Itong wire na may dalawa sila, mga klasa, nag-isa sa isang socket connector, mga klasa. Galing ito sa ating pulse generator o pulser. Okay, ito ang last wire, mga klasa. Okay, dito naman tayo sa isang CDI na ating i-convert, mga klasa, gamitin natin sa pag-convert. Okay, isa-isahin natin bawat wire. Okay. Okay, ito ang original na CDI, mga klasa. 8 wire, 8 pins. Ito naman ang 5 wires, mga klasa. Okay, dito naman tayo sa Mio Sporty, mga klasa, na i-convert natin. Okay, ito naman ang brown wire sa ibabaw. Ito ang lock. Itong brown wire is ito ang connection patungo sa ating accessories wire, mga grasa. O galing sa ating ignition switch. Eh kasi mayroon engine stop itong motor na i-convert natin. Ito i-connect natin ito sa connection galing sa engine stop. Okay? Itong black wire is ito ang connection sa ground, mga grasa. Idikit natin ito sa chassis. Basta i-connect natin ito sa ground connection, mga klasa. Din ito namang orange wire is ito ang connection natin patungo sa ating ignition coil, mga klasa, dito. Dito. Din ito naman ang white na may lining na red is ito ang connection ng galing sa ating pulse generator o pulser. Positive connection ito, mga klasa, ng pulser. Ito namang white na may lining na blue. Ito naman ang connection ng negative connection sa ating pulser o pulse generator. Okay? Naintindihan mo, mga klasa? Okay, dito na tayo sa connection. Okay, since mayroon siyang binabalutan ng electrical tape, is babaklasin mo natin, mga klasa. Okay, mga klasa, dito tayo sa connection ng mga klasa. Yes, itong okay, dito tayo sa connection. Okay, itong orange wire, si dito lang connect sa orange wire, mga grasa. Okay, orange to orange wire lang. Okay, ito ang kanyang connection sa CDI ng Mio Sporty Yamaha 5 wires, mga grasa. At ito naman sa 8 wires ng stock na CDI, mga grasa, sa XTC125. Okay, orange to orange wire lang ang connection. Okay, itong black wire, si connect lang sa black wire, mga grasa. Pure black wire. Baka malito kayo, itong isang black is may lining, itong na blue. Itong pure na black is black to black connection lang, mga klasa. Sa Mio Sporty na CDI, black lang sa Yamaha XTC na connection, mga klasa. Sa wire socket connector sa CDI. Okay, itong brown wire sa ating Mio Sporty, i-connect lang sa red na may lining na white. Sa ating galing sa ating engine stop, mga klasa, dito. Yan. Dito yan, sa engine stop. Okay. Itong connection sa engine stop galing sa ito ang connection sa engine stop, itong red na may lining na white galing sa ating ignition switch, mga klasa. Ito ang accessories wire, pumapasok dito ang 12 volts, mga klasa. Okay, itong white na may lining na red is ito ang positive connection, mga klasa, sa ating pulse generator o pulser. Ito, mga klasa, sa conversion is baliktarin lang, mga klasa. I-connect ito sa green na may lining na white, mga klasa. Okay, yan ang kanyang connection, baliktarin lang. Baliktarin lang, mga klasa. Ito namang white na may lining na blue is ito ang negative connection ng ating pulse generator o pulser, mga klasa. Is i-connect lang sa pure white, mga klasa. Okay, connect lang sa pure white. Okay, yan ang kanyang connection, mga klasa. Blue na may lining na white is i-connect lang sa pure white, mga klasa. At ang white na may lining na red is i-connect lang sa original na socket, mga klasa, sa CDI ng XTC. I-connect lang sa green na may lining na white. At ito namang brown wire sa ating Mio Sporty na CDI is i-connect lang sa red na may lining na white. Then itong pure black is pure black to black connection naman, mga klasa. Then orange to orange wire connection naman, mga klasa. Okay, itong tatlo, itong pure na blue at itong pure na yellow at itong black na may lining na blue
is huwag lang pa itong pakialaman kasi patungo ito sa ating koneksyon sa carburetor, mga kagrasa, o sa koneksyon ng TPS o yung sa throttle position sensor, mga kagrasa. Okay, patungo ito dito, mga kagrasa, sa ating throttle position connector. Okay, itis natin, mga kagrasa, kung gumagana ba siya. Okay, tingnan natin kung may power ba. Ayan, mayroon siya, magrasa. Okay. Okay. Tapos natin. Kanyang original CDI, it wires. Okay, ito ang kanyang original CDI, ito ang sakit si Papa, mga kagrasa. Ito ang original CDI. Okay, okay. Itis natin, mga kagrasa, itong isang CDI, mga kagrasa. Itis natin. Okay, itis natin. Okay, okay, itong CDI, mga kagrasa. Okay, itis natin itong isang, mga kagrasa. Tisitin, balik natin ang kanyang original kung andar ba siya. Okay. Okay. Okay lang kanyang connection. White to white. Okay. Yan lang, mga kagrasa. Okay lang kanyang connection. Quick test natin. Yan, mga kagrasa. Hindi siya andar. Hindi siya andar, mga kagrasa. Okay, balik natin. Itong kanyang isang CDI. Balik natin. Balik natin ito, mga kagrasa. Wala tayong binibago na wire. Okay, tanggalin natin ito. Okay, tingnan natin kung andar siya. Okay, andar siya, magkasa. Okay, ipakita ko na. Okay, yan lang ang gagawin, mga kagrasa. Okay, yan lang ang gagawin, mga kagrasa, kung mag-convert kayo ng XTC na 1 to 5 na 8 wires, mga kagrasa, i-convert sa 5 wires. Baliktarin lang ang connection ng pulse shear, mga kagrasa, o pulse generator. Baliktarin lang ang wire, mga kagrasa. Okay, sa sunod na video ko is maggawa tayo ng wiring diagram dito sa 8 wires ng ating Yamaha XTC at sa 5 wires na connection ng ating Mio Sporty Yamaha, mga kagrasa. Isasama ko ang sa ating pulse generator, sa ating stator, sa ating voltage regulator rectifier, sa ignition switch, at saka sa engine shaft, mga kagrasa. Kasi mahirap kapag hindi natin malaman, mga kagrasa. Kaya magawa ka na ako ng wiring diagram tungkol dito, mga kagrasa. Okay, maraming salamat po. Don't forget to subscribe, great chan po, mga kagrasa. Muling magbabalik sa susunod ng mga video ko, mga kagrasa.